Right, good morning mga koy. So, andito ako ngayon sa may Paiti, Laguna. So, dito tayo sa Paiti Church, Laguna, kung saan ang tinatawag na Carving Capital in the Philippines. So, dito yan sa Paiti. So, ayan, hayaan nyo muna itour ko kayo sa loob. Titignan natin yung kanilang church. So, ayan, may naabutan tayo dito ang binibless na sasakyan. Ang paglingap sa kaligtasan ng tanan, sa kanilang pagparoon sa gawa, so ayun, ayan, nandito natin sa loob ng kanilang church. So sa may entrance, so ayan, makikita natin si Jesus Christ. So may maliit na kwarto dito, tinatawag nilang baptisterium. Tapos itong hagdana na to, yun yung hagdana ng pagpundan doon sa mga choir sa kanila yan. Ito si Mahal na Poong Nazareno. So yun, makikita natin, ayan o, oh. Ganda ng simbahan nila, grabe. So ito, kakatapos ng dinang church dito, ng simba, kaya ito. So makikita natin, medyo maliwanag pa yung area, kasi hindi pa naka-off yung mga ilaw. Punta naman natin yung pinaka sentro ng simbahan dito sa may Paiti, Laguna. Dito na side, ayan. Maganda rin dito. Morning. At nandito si Señor Santo Niño. Makikita natin ang ganda ng kanyang damit. Makikita natin dyan, nakangiti siya, di ba? Maganda dito mga koy, halos karamihan dito, ukit sa kahoy. Ito yung tapos ayan o, ang ganda dito banda. So yun, makikita natin talagang napakaganda dito banda. So isa naman to sa masayang araw na namin ni Jim, syempre ang ganda niya, ayan si Father. Ibaka mga kanipali dyan sa amin talaga.
yun. So, andito sa loob, si mahal po, mahal na po ang Nazarino din yan. Maganda din yung simbahan ng Paete, grabe kasi isa din to sa mga lumang simbahan dito sa Laguna. Tapos dito, ayan, pupunta naman tayo doon sa May Chapel. Morning. So, dito sa area na to, meron siyang advisory. Para lang to sa mga ano. Ayan. So dahil tapos na misa, pwede tayo pumasyal dito sa loob. Morning. Ganda nito eh. Ito gawa lang sa mga scrap na kahoy. Yan, dito naman si mama. Ito na yung parte ng likod ng simbahan. So, dito may konting maliit na garden. Tapos andyan si Mama Mary. So yan, ganda dito. Saan si tita mo? Yung bandang likod, siguro may daanan dito. Ayan. Tapos dito sa likod, ayan, ang ganda. Labasan din para dito. So, andito tayo ngayon sa may, ano, andito tayo sa chapel. Pagpasok natin sa chapel, ayan, nakita natin sila Mama Mary. Ayan, dito natin sa chapel. Tapos dito, bawal nakasapato sa loob. Ayan. So, tatanggalin natin yan. Ayan. Thank you.
Magpa-social po tayo sa labas. Diyan tayo naman? Ha? Ah, paikot lang to doon? So, hindi na alam namin, paikot lang din pala. Ayan, may nasira na dito yung statwa eh. Ayan. Dito, so meron din siya sa likod ng chapel. Meron ding ano si Mama Mary dito. So ayun oh. Ito na yung sa likod ng church. Napakaganda ngayon, wala siyang ulan. Tapos dito naman banday, dito na yung gilid ng simbahan. So ito naman yung sa gilid, tapos makikita natin yung kapala sa taas. Halos karamihan ang palibot niya, so meron siyang mga mahal na doon. Ito na yung gilid, ayan. At sa gilid, syempre meron din siyang entrance. Ayan. Papasok na rin yan doon sa loob. Makikita natin, ang ganda ta, ang ganda. Tapos dito, yung ang 10 utos na nakalagay dito na may statwa din. Ayan. May nakasulat na pa iti chapter, tapos date na 3 March 3, 1999. So puntahan natin yung harap kasi meron doon ano, nakasulat doon kung kailan siya tinayo. So, ayan, dito natin sa harapan. Ayan, ito na yun. Ano yung harapan ng simbahan ng Paite? Ayun, ito. Ayan. So, nakasulat sa pinakataas ay Philippines Historical Committee. Isa to sa mga pinakalumang simbahan ng Pilipinas, di ba? So, ayun, nakasulat dyan. Kung basahin natin, Church of Paite. Paite was founded in 1950 by the Reverend Father Juan Plasencia. So, it's stone church and it's convent. So, gawa siya sa bato dati. Built in 1646. So, napakatagal na nga talaga, di ba? So, whirlwind before 1717, the Reverend Francisco de la Fuente of OF M constructed a stronger church in 1717. Grabe. Which was later destroyed by the earthquake. So nasira siya ng earthquake noong taong 1880. So the church, which built in 1884, so tinayo ulit, was destroyed by the earthquake of August 20, 1937. Tinamaan ulit siya ng earthquake.
Tinuran siyang 1939. Kanina may nagpa-bless ng sasakyan, ngayon meron ulit nagpa-bless ng e-bike. So ayun yung sa harap ng simbahan, ayan sa labas. Ganda nga. So ayun. So happy Sunday everyone. So enjoy sa lahat. Ride safe sa lahat ng mga motorcycle rider. Ingat sa lahat. So ayun lang mga kois, at maraming salamat. Ciao.